na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ang Philippine Standard Time. Ay ganap ng 8:27 na umaga, pwede ang bit sa Chithun sa aki. At mapalat ang ating programa dahil dalawang beses bawat buwan simula ngayong Lunes na ito, ay makakasama natin para pag-usapan ang mga medical na kondisyon na tumatama sa mga bata mula sa mga eksperto buhat sa NCH o ang National Children's Hospital. Tapog natin ang immune thrombocytopenia. Para pag-usapan ito, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Joy Cheryl P. Chua ng National Children's Hospital. Magandang umaga, Dr. Chua! Good morning din po, Dr. Hilda Ong. Yes po, at itong pag-usapan natin, medyo mahaba ang pangalan dito. Ano ibig sabihin ng ITP o immune thrombocytopenia? Okay, so ang ITP po o immune thrombocytopenic purpura ay isang sakit kung saan ang platelet ay sinisira ng ating immune system. So, immune thrombocytopenic purpura, padaliin natin. Immune, ibig sabihin ng immune, ang sarili nating immune system ang naninira ng platelet. Thrombocytopenic, ibig sabihin po nito, mababa ang platelet dahil nga nasisira ito. At purpura, ang purpura ay isang medical term para sa mga maliliit na pasa o minsan rashes na nakikita natin kapag may pagdurugo sa ilalim ng balat. So, at continue, doktora. Meron tayong dalawang klase ng ITP. Acute at chronic ITP. Ang acute ITP ay self-limiting. Ibig sabihin, gagaling din ito ng pusa, usually within 6 to 12 months. At kadalasan nakikita natin to sa mga batang less than 10 years old. More than 80% actually ng ITP cases natin ay acute ITP. Kapag chronic ITP naman, tumatagal ito ng more than 12 months o minsan several years siya bago siya nagre-resolve. Kadalasan nakikita natin ang chronic ITP sa mga adolescents at sa mga babae. At ulitin ko, doktora, pakiulit mga ilang taon ang nagkakaroon ng bata na ganitong klase ay itong sakit na ITP? All ages po ito, Dr. Hilda, pero usually, most commonly ages 2 to 6 years old po ang nadadiagnose ng ITP. Pero kahit po, all ages siya, kahit sa adults meron actually. Ah, kahit sa adults meron din. Opo. So, ano ang, paano nagkakaroon ng ITP? Isa sa mga, base sa mga pag-aaral, isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng ITP, kasi yung immune system natin, may tinatawag tayong antibodies. Ngayon, itong antibodies na ito ang ginagawa ng katawan natin kapag nakakakita siya ng nakaka-encounter siya ng panibagong infection galing sa virus, sa bacteria. Normal part yan ng immune system. Ngayon, sa kaso ng ITP, yung katawan natin, yung immune system natin, gumagawa siya ng antibodies panlaban sa sarili nating katawan. In this case, ang sinisira niya, ang nilalabanan niya is yung platelet natin. So ang nangyayari, nasisira lang yung platelet kahit na wala namang bleeding. Hindi siya nagagamit, nasisira lang siya. At bakit at mas marami ang bata ang tinatamaan nito? Base sa mga pag-aaral, hindi din nila masyadong sigurado kung may link ba sa genes or dahil ba sa mga sakit na mas commonly kasi ang mga pasyente ng ITP ay several weeks prior meron silang viral illness. So pwedeng yung immune system natin dahil exposed siya dun sa virus, gumawa ng antibodies, nagkaroon ng parang cross-reaction dun sa virus and dun sa katawan. So para sa mga nakikinig, lalo na sa mga magulang,
At syempre gusto nila malaman ano-ano po ba ang sintomas na yung kung anak nila ay may ITP. Ang most common symptom ng ITP is mga pasa. Minsan para siyang magugulat na lang yung mga parents na hindi naman ganong kalikot yung bata, pero marami siyang pasa sa buong katawan. In an otherwise well child, ibig sabihin wala silang ibang sintomas other than the pasa. Or yung iba nagdudugo, nagdudugo ang ilong, pero mas common pa din na pasa-pasa talaga siya. Kapag sa adult, same symptoms din ba? Yes po. Pag minsan meron tayong adolescent female na nagregla na, napapansin nila na mas malakas o mas mahaba yung pagregla. So, at kapag ka ito naman, let's say kung makita nila na yung mga pasa, bigla na lang may mga pasa-pasa, so dapat ano ang dapat pumunta na agad sila sa mga doktor at ipakita agad na bakit may mga pasa-pasa ang bata. Ideally, yes. Lalo na kung alam naman natin na walang history of trauma yung bata, hindi siya ganun kalikot, it warrants investigation po talaga. Paano naman ang, ito po ba ay nagagamot itong ITP na to o ito may giging lifetime na sakit na niya? Kagaya na sabi natin kanina, sa kaso ng acute ITP, gumagaling siya ng kusa within 6 months to 1 year. So usually, kapag wala namang bleeding yung mga pasyente, nag-o-observe lang tayo at nagsi-CBC monitoring lang tayo. Kapag nagkakaroon sila ng bleeding at yung platelet count nila ay less than 20, pwede tayo magbigay ng steroids. Meron din tayong pwedeng ibigay na intravenous na medications. Pero other than that, more of observation po talaga. More of observation laban. Pero ito po ba ay masasabi natin life-threatening o hindi naman? Very small actually percentage of cases, less than 1%, less than 0.1% actually, na pwedeng magdugo sa utak. So syempre, pag nagdugo tayo sa utak, life-threatening siya. Meron ding mga pasyente na dahil sa baba ng platelet, pag nag-start silang magdugo, tuloy-tuloy na siyang nagdudugo. Hindi siya mapigilan. So sa mga ganong kaso, talagang ina-admit natin sila sa ospital. Minsan nagsasalin tayo ng kulang dugo para lang ma-replace ko yung bleeding na nagaganap. At ano po, siyempre tanong naman nila, ano ang causes at bakit ang lalo sa mga adult, bakit sila nakakaroon ng ITP? Ano mga kadala sa mga causes na nakakaroon sila ng ganyan? Gaya na sabi ko kanina, ang ITP po kasi ay isang autoimmune process. Kumbaga, spontaneous siya na nangyayari. Nagkakaroon ng mali dun sa, it's a mistake by the body. So pwedeng nati-trigger siya, pwede ng virus, pwede ng genes. Kasi ang kaso ng ITP actually, kaya hindi rin natin siya mabigyan ng specific na cure talaga, kasi hindi pa natin lubos na nalalaman kung paano ba talaga siya nangyayari. Totoo po ba, doktora, na yung mahilig po sa alcohol ay isa din ang nagiging cause? First time ko po yun narinig. Mukhang hindi naman po. Wala po akong nabasang studies pa na nagli-link ng alcohol drinking with ID. Oo. Ay yung mga nag-undergo ng cancer treatment like chemotherapy and radiation treatment. Yun ang hindi, syempre hindi natin masasabi yun kasi may exposure pa rin ng radiation. And although kasi yung patients natin na, kunyari cancer patients natin, hindi natin fully masasabi kung ang sakit nila na ITP ay talagang ITP or pwedeng dahil meron silang cancer kaya bumababa ang platelet. So hindi natin masasabi na yun ang mga causes, lalo na kasi may nagsasabi din na yung mga may mga bone marrow diseases, yung mga katulad ng aplasia, anemia, leukemia. Yes, po. Same lang ba po yan? Hindi po, iba-iba po siya. Sa ITP po kasi, ang problema natin is the platelet lang talaga. Actually, hindi siya sa production ng platelet. Ang problem lang talaga is sinisira ng katawan yung platelet. But the bone marrow is and should be normal. Dapat
normal ang paggagawa, ang platelet na ginagawa niya, normal din yung activity ng bone marrow. Sa mga kaso na chronic ITP, warranted tayo actually na mag-bone marrow aspiration. Kumbaga, kukuha tayo ng sample ng bone marrow, sisilitin natin siya para makita kung normal ang activity. Warranted din tayo na mag further evaluate ng pasyente para makita kung meron ba siyang ibang sakit na pwedeng nagpo-cause nung ITP niya or nung mababang platelet. At ano ang tinatayang kalalabasan ng pagkakaroon ng prognosis ng bata may ITP? Maganda actually ang prognosis ng ITP, lalo na sa mga acute ITP patients. Kasi sabi nga natin, gumagaling sila ng kusa. Most of the patients, kahit na mababa yung platelet nila, hindi sila masyadong nagdudugo. Yun yung kagandahan sa ITP. So talagang in-observe lang natin sila, nag-monitor tayo ng CTC. If wala pong bleeding, ina-advisean lang natin yung parents na babantayan yung pasyente. Kasi syempre, mas mababa pa rin ang platelet nila than normal. So pwede pa rin magdugo. Sa mga kaso ng chronic ITP, ayun nga, kailangan natin mag-re-evaluate kung talagang ITP lang ba ang sakit niya or hindi. Meron tayong ibang mga sakit, kagaya ng lymphoma, iba pang sakit sa dugo, leukemia, autoimmune diseases na pwedeng mag-cause ng ITP or nangyayari siya in association with ITP. So sa mga ganong cases, syempre, kailangan gamutin kung ano yung main illness ng pasyente. Let's say sabihin nila na very low ang kanilang platelet. So, ang ginagawa po ninyo, sila po din po ba ay nangangailangan din ng blood transfusion o kaya lang sa gamot? Usually, sa mga ITP patients, hindi tayo nagsasali ng platelet. I'm sure naririnig yan ng mga tao na may iba-ibang klase tayong sinasalin. May pula, may puti. Yung puti, yun yung platelet. Hindi natin siya sinasalin kasi ang problema nga sa ITP is meron tayong autoantibodies na naninira ng platelet. So kapag nagsalin tayo ng platelet, sisirain lang din siya nitong autoantibodies na to. So pwede tayong magbigay ng steroids para mabawasan yung ginagawa ng autoantibodies ng ating katawan. Pwede rin tayo magbigay ng IV immunoglobulins, IVIG, intravenous na gamot na binibigay natin para habulin itong mga autoantibodies na to. Para imbis na sa platelet sila didikit, dun po sila sa immunoglobulins didikit. At kapag po sila ay diagnosed na meron nga ITP, sila ay initial, ito po ay sila po outpatient o no need na maging ma-admit sa hospital? Outpatient ang most ITP patients natin. Follow-up sa clinic every month or every 2 weeks, depende po sa level ng platelet. Pero pag magkaroon tayo ng bleeding na hindi natin mapatigil, ina-admit natin sila. At based on yung base po dito po sa National Children's Hospital, nasa ilan na percent na kapag ang mga bata na nagpapatingin po sa inyo, pang ilang percent ay may ganitong kasong ITP? Medyo common ang ITP eh. So, ano siya, sa children, common talaga siya. So, parang marami-rami ang may ITP. Usually, nagpa-follow up lang talaga sila sa OPD. Rarely, meron kaming ina-admit na pasyente. Usually, yung mga adolescent yun, kapag nagre-regla sila ng sobrang lakas. Pero most often, so outpatient lang talaga sila. Itong ano, ang gamot po ba ng ano, ito ang let's say kung sila yung ginagamot, highly maintenance ba? Kaya bang ng mga magulang na gastusin yung mga kailangan, let's say yung mga gamot na tinitake sa kanya, o may mga laboratory tests pa laging dapat ipagawa sa kanilang mga anak? Ang most na ginagawa natin na monitoring sa ITP is CBC lang talaga. So, hindi ko sure kung opo, CBC. So, ang range nito is nasa baka may mga diagnostic center na 100 plus lang pesos ang CBC. Merong iba 600 plus pesos ang CBC. So, depende na lang siguro kung saan magpapagawa. With regards to the medication, ang binibigay natin na steroid is prednisone, which is a relatively cheap
medication at 5 days lang din natin to binibigay. After ng 5 days, tinitigil na natin siya. And then, balik na tayo sa observation ng platelet count. At may nagtatanong dito kung ang magulang, isa sa magulang ay may mga pill health. And then, let's say kapag na-admit kunwari ang kanilang anak, ito po ba ay magagamit po sa NCH? Yes, of course. Yung pill health naman natin is may coverage ang ITP. So, magagamit natin yung pill health natin dyan. At the same time, meron din namang mga malasakit center, may social service tayo na malalapitan. Hindi lang sa NCH, pati sa ibang hospital, I'm sure meron yung social service. At ako sakali naman daw po na meron na, let's say, nakita daw nila na meron pasa ang kanyang anak, saan po sila pupunta, sa emergency room o meron saan department po sila lalapit dahil na wala silang kakilalang doktor sa NCH? Pwede silang pumunta sa outpatient department. If the patient is generally well, hindi naghihinalo, hindi nahihirapan huminga, walang active na bleeding, pwede sila sa outpatient department na lang. Kahit sa general OPD or pwedeng sa HIMA OPD. Mm-mm. At what will happen kapag pinabayaan ng magulang na hindi pinansin na may mga pasa sa katawan ng kanyang anak at hinayaan labang? Ito po ba ay ano ang mangyayari kung dapat how long ang hindi dapat nila pa? Dapat meron sa certain number of months or days na kapag meron na, dapat agapan na nila? Ang kagandahan kasi sa ITP, since gumagaling siya mag-isa, even without medications, talagang may mga patients tayo dyan na hindi na nadadala sa ospital. Kasi siguro nawala na yung pasa, hindi na naulit. Pwedeng ITP yun na gumaling mag-isa, or pwede rin na simpleng nagkapasa lang talaga siya kasi nagapa, nauntog, nahulog. Pero ang kailangan natin tandaan is may mga kaso tayo ng ITP na hindi gumagaling agad, na it takes several years bago siya gagaling. At meron din tayong mga kaso na talagang nagdudugo sila. So mas common yung mababa ang platelet pero hindi masyadong nagdudugo, pero meron pa rin yung talagang nagdudugo. So syempre, kahit sabihin natin na konting percentage lang yun, hindi natin malalaman kung yun ba ang makukuha ng pasyente. So kailangan so, talaga. Sinabi mong lalo na kapag sa mga adult na merong ganung ITP, so definitely hindi sila pwede maging blood donor. Usually at the time ng may screening kasi tayo pag nagba-blood donor May dapat lahat ng CBC, yung buong CBC natin normal siya. So if at the time na nag-donate siya, nag-screen siya for blood at nakita na may ITP siya or nakita na mababa ang platelet niya, hindi talaga siya papayagan mag-donate ng dugo. Pero since sabi nga natin, may mga cases tayo na gumagaling spontaneously itong ITP, even years after, kapag naabutan siya ng screening na normal ang CBC niya, papayagan siya mag-donate. At doktora, sa bahaging ito, hingan kita yung mensahe sa ating mga nakikinig ngayon sa radyo at syempre po sa mga nanonood po sa dito po sa ating social media sites. Alam natin itong ITP is a self-limiting disease. It's very benign, pero hindi ibig sabihin nito na hindi siya dapat dalhin, hindi dapat dalhin ang pasyente sa ospital. The fact na benign itong course na to, dapat walang pasyente na lalala because of it. Dahil alam na natin kung paano siya gagamutin, alam natin kung anong kailangan gawin. So, pakiusap lang sa mga magulang, kapag meron kayo napapansin na kakaiba sa mga pasyente, sa mga anak nyo, dalhin nyo na sila agad sa outpatient. Kung hindi nyo alam saan pupunta, marami naman pong clinic or kung wala kayong alam na clinic, sa hospital na lang. Pwede nyo naman silang idiretso. At syempre po, pagdating po sa National Children's Hospital, kaya nga children's eh. So talagang ang forte po nila ay sa sakit para sa mga bata. At so far po, sa mga nare-refer ko ng mga bata sa NCH, mga magulang ay nagpapasalamat sa akin. Syempre, na kumbaga nagamot po yung mga anak. At syempre po naman, meron din ako mga
mga nakilala dahil through doon type ako po ay nung consultant po ako ng PCSO, syempre meron din ako mga na-refer at continue pa rin ang pagpapagamot yung may sakit na leukemia, which is yun ang nakakalungkot, di ba, sa mga bata na tuloy-tuloy ang pagpapagamot. At syempre para sa magulang naman, kapag meron po kayong mga anak, nakikita po ninyo na may mga sintomas, dapat bigyan po ninyo ng importansya. At huwag po ninyo lagi iaasa sa yaya o sa kasambahay. Dapat minsan din po, sinecheck po ninyo yung katawan ng iyong anak. Di ba tama po, doktora? Dapat tinitingnan yes, nila yung ano, kung hindi lang yun. Kasi syempre kadalasa pag may yaya, yaya na lahat eh. So kung meron pa meron man mga changes na meron sa katawan o may sintomas, hindi agad-agad nalalaman ng magulang, lalo na kung sila ay busy-busy sa trabaho. So isa din po yan ang dapat natin ibigyan ng kumbaga paalala sa ating mga magulang na talagang walang oras o kaya naman ay talagang busy sa kanilang negosyo o sa trabaho. Kaya ganun ang nangyayari. Yes po, I agree po, Doktor. Hindi loong. Yes po. At yan po sa ating mga nakikinig po ngayong araw na ito, sana ay bigyan po natin ng halaga, mahalin po, siyempre po, hindi po sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga laruan, mga gadget. Ang importante po ay yung personal care po, yung talagang nakakausap, nakakasama po ninyo mismo yung mga anak. Kaya muli ang nakasama natin ay si Dr. Joy Cheryl P. Chua mula po sa National Children's Hospital. Dito po, ang National Children's Hospital po ay nandito lang po sa may Igor Rodriguez, sa mga hindi pa po nakakaalam. At yung kapag may problema po kayo sa yung anak po, dalhin lang po ninyo sa NCH at puro magagaling po mga doktor natin dyan. Huwag po ninyo minamaliit ang mga government hospital. Ha. Ang NCH po ay talaga yan ang lagi ko pinuputan kapag meron po ako mga kakakilala, mga gustong tumulong po. Yan, regular po ako nga. Yan, ang NCH po ay isa sa aking talagang every year ako ay nagbibigay po sa mga isang something para sa mga bata kasi syempre nakakaawa, di ba? Ang mga ibang bata ay masaya na sa bahay, kasama ng magulang, samantali yung mga iba na sa ospital katulad po na sa NCH po. Kaya maraming po, salamat po Dr. Cheryl Chua, Joy Cheryl Chua po. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8:49 ng umaga, Puitiam Sit sa Kauhun Taki. Balik muna tayo sa studio para sa mga paalala mula sa ating mga sponsors. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo